Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa panahong pakiramdam mo na tila ba kinalimutan ka na ng lahat? Lagi mong tatandaan, pagsubok lang yan. Malalampasan mo yan. Magtiwala ka at manalangin. Isa na yata ito sa pinakamasayang gabi na nangyari sa buhay ko. Kaya ito, habang papauwi kami sa bahay ni Lakarding, basang-basa kami. Pagkarating namin, naligo muna kami. Siyempre, hindi kami nagsabay. Nakakahiya naman kung magsasabay kami. Ano na lang ang sasabihin nila? Kaya ito, matapos makaligo, diretso kain na kami. Masaya kumain dito kay Nakarding. Maliit lang yung lamesa, tapos dikit-dikit kami. Tapos masaya, nakukwentuhan ng mga masasayang bagay. Hoy, Emon, Iho, kumain ka lang na kumain, huwag kang mahihiya. Kasi para sa'yo talaga, yung mga niluto namin. Uwi ka ng tatay ni Carding. Oo nga naman, Iho. At saka, party ka na ng pamilyang ito, kaya huwag kang mahihiya. Uwi ka naman ng nanay ni Carding. Maraming salamat po. Ang sarap naman po nitong adobong manok na niluto nyo. Uwi ka ako naman. Ay nako, Iho. Nambola ka pa. Sige na, kumain ka na ng madami. Uwi ka ng tatay ni Carding. Totoo naman kasi yung sinasabi ko. Hindi ako nang bobola. Kaya ito, matapos makakain ng lahat, nakakaawa yung bunsong kapatid ni Carding. Siya yung tagahugas ng plato. Ganun daw talaga kapag bunso. Masisipag. At ito, habang lumilipas ang mga oras sa gabing ito, hindi ko maramdaman yung antok. Namamahay siguro ako, pero okay lang. Yun nga ang maganda. Walang tulugan. Emon, gusto mo nang mahiga? Tanong ni Carding sa akin habang nasa sala kami. Uy, excited. Uwi ka ako naman. Wala. Hindi ah. Ewa. Uwi ka ni Carding. Napaka-arte. Gusto din naman. Carding, saan matutulog ang mga kapatid mo mamaya? Uwi ka ako. Kasi naman medyo madaming kapatid si Carding. Tapos, maliit lang ang bahay nila. Emon, huwag mo nang problemahin yun. Parang mga aso at pusa yung mga kapatid ko. Kung saan may space ay pwede na. Uwi ka ni Carding. ganun ba? Gusto ko na mahiga, Carding. Samahan mo na ako. Uwi ka ako. Oo, sige. Halika na dito sa kwarto. Uwi ka ni Carding. Tapos ito. Pumasok na kami sa isang silid na walang papag. Tapos, naglatag lang si Carding ng karton. Carding, sa karton ba tayo hihiga? Wika ako. Siyempre hindi, ano ka ba naman? Di kita pa hihigain sa karton. Tulungan mo ako dito sa banig. Wika ni Carding. At ito, inilatag niya yung banig. Nakakatuwa eh. First time kong makakita ng banig. At ang akala ko, tapos na.
Kaso kulang pa pala kasi naman nito. May inilabas pa siyang kakaibang bagay. Karding, ano yan? Wika ako. Kulambo, para di tayo lamukin. Oh, maganap ka ng pwedeng pagsabitan dyan. Wika ni Karding. Tapos, ito. Ibinigay niya sa akin yung dalawang tali. Nakakatuwa naman. First time kong matutulog sa banig at kulambo. At ito, nung maisabit ko na, pumasok na kami sa loob tapos nahiga na kami ni Karding. Ang cute. Di talaga makakapasok ang lamok. Ang saya ko tuloy. Kasi naman, exciting pa lang manirahan sa probinsya. Karding, nung nawala ako, hindi ka ba naghanap ng iba na pwedeng magpasaya sa'yo? Wika ko habang nakahiga kami. Oh, bakit ka nagtatanong ng ganyan? Wika naman ni Karding. Wala lang. Gusto ko lang malaman, Karding. 9 taon kasi yun. Wika ako. Emon, hindi ko rin alam eh. Siguro, mahal na mahal talaga kita kaya di ko magawang tumingin sa iba. Sa'yo ko kasi naramdaman yung pagmamahal na di maipaliwanag. Basta, ang alam ko, mahal kita at mahal mo ko. At saka, Emon, ang lagi kong hiling nung mga panahong wala ka, sabi ko, sana isang araw bumalik ka. Kahit isang araw lang kasi gusto kong maranasan ng maging masaya ulit. Pero eto tayo ngayon. Hindi lang isang araw ang binigay sa akin upang maging masaya. Panghabang buhay na kaligayahan yung natanggap ko dahil sa pagbabalik mo. Wika ni Karding. Salamat, Karding, kasi inintay mo ako. Hindi ko man maalala ang lahat. Alam ko naman sa puso ko na mahal kita. Hayaan mo at babalik din sa dati ang lahat ng alaala ko. At kapag dumating ang araw na yun, magpapakasal tayo. Okay ba sa'yo? Wika ako. Oo naman. Sino bang may ayaw ng kasal? Pero gusto ko dapat mabuo na lahat ng mga alaala mo. Wika ni Karding. Siguro, Karding, ang saya natin dati. Sayang lang talaga at di ko maalala hanggang ngayon. Pero kapag naalala ko na talaga yun, nako, yari ka sa akin. Wika ako. Hello? Bakit naman, Emon? Wika ni Karding. Wala lang. Ang cute mo kasi, nakakagigil ka. Wika ako. Emon, mula noon hanggang ngayon, lagi mo sinasabi yan. Wika ni Karding. Eh, yun naman kasi talaga ang totoo. At saka, Karding, paano tayo makakagawa ng kababalaghan dito? Kortina lang yung pintuan sa kwarto. Wika ako. Emon, ano ka ba? Kapag gusto may paraan. Wika ni Karding. Nakaka-excite tuloy na, nakakakaba. Okay, sabi mo yun ha. Wika ako. Kaya ito, dahil malalim na ang gabi, kailangan ng magsimula na din kami ni Karding. Walang dapat sayangin na oras. Kaso, bigla na lang may pumasok sa kwarto tapos dumiretso sa loob ng kulambo at nahiga sa gitna namin ni Karding. Kuya Karding,
dito ko sa gitna ha. Gusto kasi kitang kayakap ngayong gabi kuya. Wika ng isang kapatid ni Carding. Uy, hindi pwede. Ako dapat ang kayakap ni kuya. Wika ng isa pa niyang kapatid. Nalintik ka na. At eto pa. Nagpasokan ng lahat ng kapatid niya dito sa kwarto. Buti na lang at malaki ang banigat ko lambo. Ay nako. Mukhang di matutuloy ang plano. Pero okay lang. May ibang araw at gabi pa naman. Pinasabik lang ako ni Carding. Umanda talaga siya sa akin kapag nasolo ko siya.